Hello everyone. Okay. Hello everyone. Magandang araw sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa daydig ng 56. 56. Ano pala? DIY ng Bombay. Excuse. Alam mo naman, mahilig tayong mag-DIY ng Bombay. Mga idol ko 'yan, paggawa ng DIY. Yan Bombay. Tsaka ano, magandang mangutang dyan. Ay, teka, bakit ba napunta tayo dyan? Itong tingnan natin. Ito, DIY ng Bombay. Mga idol ko, paggawa ng DIY. Dyan tayo natututo. Ano ba ito? USB flashlight. Yan yung nakaraang project. Yan lang. May dimmer switch. Plus light na siya. Diba? Paano ba gumana ito? Ito lang yan, oh. Circuit niya. Yan. Power bank. Power LED. Red. Kaya na-adjust yung brightness ng LED dahil dito sa potentiometer. Diba? Tapos dito yung LED, kulay white. I-adjust mo lang yung potentiometer, magbabago yung resistance, pati current. Yun lang yun. Ito, nakaraang project. Anong gagawin natin ngayon? Gagawa ulit tayo ng isa pa. Ano din? USB plus light na may ano din. Ganito, oh. Dimmer switch. Subukan nga natin.
sisters, brothers and sisters, anong nangyari? Ha? Diba? Oh, nakontrol natin yung brightness ng LED, yung ilaw. Ayun oh, lumiliwanag. Pansin mo, tumataas yung kuryente. Eh syempre, 0.05 watt. 10 milliampere. Ayun oh. Umiilaw yung LED ng 10 milliampere. Pwede pa bang taasan yan? Ayaw na. Sagad na. 10 milliampere. 0.05 watt. O 50 milliwatt. Baba natin. Ayun oh, bumababa yung amperahe. Malikot. 4 milliampere. Hanggang o di ba? O dito halos wala nang ano. Pero may ilaw pa yung power LED. So pagpindot natin, nagiging ano siya, dimmer switch. Pero parang may pagka current regulator. Diba? Oh. Tumataas ang kuryente pag pinindot ito. Ang isa pa niyan, ito. Sukatin natin ang boltahe ng ano. Oops! Uy! Teka. Boltahe ng output sa DC. DC. Pag malakas siya, ayun oh. Ba, magulo ah. Output. Ayun oh. Pindutin. Oy! Mahirap. Yan o, bumababa yung voltage. 3.5, 3.2, hanggang wala na siya sa 2.3. Kasi yung voltahe ng LED, 3 volts yun eh. Ah, mga 2.5, 2.7 volts. O, yan. Siyempre, hanggang ano yan? O, yun o. 4.5. Okay, mga repapipes, mga guys. Ito yung kanyang circuit diagram. Anong nandito? Power bank, VCC 5 volts. Power switch. Power LED. Pag pinindot mo yung switch, ilaw ang LED na red. May power na circuit. Ano bang nandito? MOSFET. IRFC44N. Pin out, gate, drain source. Physical gate, drain source. Oh. Ang MOSFET, ano ba yan? Siya ay voltage driven component o device. Di ba? Mag-i-input ka ng voltage sa gate. Pag may voltage na sa gate, may kuryente na from drain to source. Anong voltage niya? Plus or minus 20 volts. Voltage sa gate to source. Ano naman ang kanyang voltage? Maximum na kanyang i-handle between drain to source?
55 volts. Ang supply natin, 5 volts, kayang-kaya niya. Kuryente, kayang dumaan sa drain to source, 49 ampere. Yung kuryente lang ng LED natin, 20 milliampere, kayang-kaya niya. RDS on, internal resistance, 22 milliohms. 110 watts, 22 milliohms, internal resistance. Mahina yung kanyang internal resistance, kayang-kayang daluyan ng kuryente. BGS threshold, 2 to 4 volts. Ano ibig sabihin yan? Mag-apply ka lang ng voltage na 2 volts, gagana na yung gate. Pag nagbukas yung gate, dadalo na yung kuryente sa drain to source. O yun ibig sabihin nun, 2 volts lang voltage at the gate. Paano ba mame-measure yan? Edi, testerin mo yung gate to source. Pag meron kang 2 to 4 volts, dadalo na yung kuryente sa drain to source. O yun tinatawag yung gate threshold voltage. O yun lang yung ating MOSFET. Malakas siya. Paano ba itong ating LED? Bakit siya na-adjust yung brightness? Ha? Pag hindi mo pinindot, walang mangyayari. Walang kuryente, walang voltage sa gate ng MOSFET. Kaya ganon. Pag pinindot mo yung switch 2, kuryente takbo sa R2, biasing resistor. Then to the gate, to the source, mag-o-open yung gate. Bakit? May boltahe na dyan. And then, dito rin, dadalo yun ng kuryente, iilaw na yung LED, drain to source. Dalo yung kuryente dyan, iilaw na siya. Unti-unting pindot-pindot, pindot-pindotin natin. Unti-unting lumiliwanag ang LED kasi nag-charge ang kapasitor. Ito, charge yan. At meron pang isang kapasitor dito, built-in kapasitor ng MOSFET. Nag-charge din yun. Unti-unti niyang sinacharge yung kapasitor na dalawa yan, kaya unti-unting lumiliwanag siya, na-hold niya yung charge yung kuryente, yung boltahe. Paano naman siya dumidilim? Pag pinindot mo ito, i-discharge naman niya to the ground yung kapasitor ng MOSFET built-in to the ground, kaya siya unti-unting dumidilim. Yun ang nangyayari. Bakit na-adjust yung brightness? Pag pinindot mo isang switch, nag-charge. May kuryente na rito. Tatakbong kuryente rito. Iilaw yung LED. Charge lang ng charge. Pag naman na ito, di-discharge niya. Papunta sa ground. Yun lang yung ikot niya.